Sa tingin mo? Ako yung una nagtatanong dito eh. Kung sigurado kang walang ginagawang masama ang mami mo, wala ka dito ngayon. Kaso nandito ka. Malamang marami siyang kwento sa'yo, pero ako lang makapagsabi sa'yo ng totoo. Sagutin mo na lang ako. Si Daniela ay pag-aasa ka rin niya. At ako ang itutusan niya gawin niya. Pila. Isa-isa lang kasi pagpasok, no? Kanina pa kami rito eh. Ano to, palakasan? I don't really care. Nasa loob ang anak ko, kailangan ko na siyang puntahan. Oh, ako din. Yung anak ko nandiyan sa loob. Pero nakita mo ba akong sumingit? Hindi, di ba? Patuto kang pumila, oh. Whatever. Sabihin mo yung totoo. Sabi ko na nga, di ba? Wala na akong rason para magtago. Ito mo, nakakulong nga ako dito. Wala na mawawala sa akin. My mom is a lot of things, but she's not a criminal like you! Natutuusin eh. Ako pa nga mabait dito eh. Hindi ko nagawa yung sinabi niya eh. Gasahin si Romina. Hindi ko nagawa yun. Pero may mas malupit akong sikreto. Alam ko kung sino ang tatay ni Cassie. Sigurado akong mayayanig ang mundo mo kapag nalaman mo ang totoo. Gusto mo ba malaman? Ate Daniela! Gino! What were you thinking? Bakit tinala mo si Marka dito? Eh, nagpumilit eh. Ayoko na mahayaan siya lang mag-isang pumunta, kaya sinamahan ko. Nasaan na siya ngayon? Kausap na Albie. Marka! Gino, ilabas mo nga si Marka. Ang ginagawa mo sa mga salak mo, ah. Usap lang kami. Alvin, ulitin mo kung makapag-usap sa ato. Ang baka hindi ko nang hintay ang hatol sa'yo na porte, ako na mismo ang hatol sa'yo. At sisiguro tuloyin ko ano mas matindi pa at mas malupit mo sa impyernong inaasahan mo. Ano gawin mo? Ay, mas impyerno pa ba sa kalagayan ko? Sinalo ko nga lahat ng kasalanan mo. Wala di mo ako tinulungan, di ba? Di ba tawag doon yung grata? Walang utang na loob. Ayusin natin mo kay Marta. So, talungan mo. Gino, saan ka ba nang galing? Eh, sinama ako si Marga eh. Galing kami presinto. Presinto? Bakit? Eh, gusto daw niya makausap si Alvin eh. Sinamahan ko. Nagpumilit. Eh, ayoko naman hayaan na siya lang magpunta doon mag-isa. Kilala mo naman yun. Katigasan ang ulo. Ano ba talaga kasi nangyari? Dapat di ko na sinabi sa kanya yung totoo. Ala? Eh, sigurado ako magwawala si Ate Daniela niyan. Eh, ba't mo naman ginawa yung kuya? Nabigla rin ako eh. Ayaw kasi tumigil yung Daniela sa paninira sa amin ni Romina. Akala ko makakatulong kay Marga kung manalaman niya yung totoo. Dami, Marga, nung sinabi niya sa'yo. Kapag sinabi ko ba sa'yo, sinabi sa akin ni Mang Alvin, sasabihin mo sa akin ang totoo. Totoo ba? Anong sinabi niya sa'yo? Totoo bang ikaw yung nagpa-rape kay Tita Romina? At kilala mo yung totoo nagpa-rape sa kanya? Mom, answer me! Wala ako. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Sinabi na sa akin naman binlahat! Ano sinasabi mo? Sigurado ako maraming tanong yung utak mo. Kaya mo nga ginagawa lahat ito. Kaya bibigyan kita ng tamang sagot. Kung hindi ikaw yung nang-rape kay Tita Romina, hindi sino? Kilala mo siya. Malapit nga siya sa'yo. Si Robert niya. Ang lolo mo, siya ang tunay na kamalikasi. Magkapatid si Daniela at si Cassie.
Lolo Dad, yung tunay na tatay ni Cassie, na magkapatid kayo, na totoo siya, Moon Dragon! Huwag kang maniniwala sa kanya. Huwag mo siya papaniwalaan, please. Hanggang kailan mo babalak pag sinungaling sa akin, Mommy? Paano mo nagawa lahat ng yun? I should have known that Mother is a monster! Well, and maybe the nastiest monsters pa ni Mother. Pero ginawa ko lahat ng yun para sa'yo. Para sa'yo lahat. Dahil, Lord, ayoko magagawa ko nila. Wala silang karapatan. And I don't care kung anong kagulan ang nangyayari kasi hindi siya Moon Dragon. Keep telling that to yourself, Mom. Hindi mo mababago yung katotohanan. Kahit ilang beses mo papilit itago yan, hindi! Ng dad ni Dad, dami pa ako nalaman. May hawak na cough mix. As in, sabi niya sa akin, nakuha niya yun sa lugar kung saan hinahasa si Romina. And inutuban na ako, Marga, kaya pinag-DNA ko si Cassie. Nag-match kami. Tagal mo na palang alam? All this time! Pinamukha ko kay Cassie na hindi siya totoong Moon Dragon, pero tunay na anak pala siya ni Lolo Dan! Marga, tinago ko lahat ng iyon dahil kapag nalaman ni Romina ang lahat ng totoo, kukuhanin niya ang lahat ng para sa atin. Anak, I don't want to burden you with the truth. Ayoko gawin yun. Bakit? Sa tingin mo ba, ipapahama ko yung pamilya natin? No, Marga, no. Dahil mas mabuti na lang na si Mommy na lang mag-suffer on my own. Ako na lang, anak. Dahil yun ang dapat tayo ng dapat, ang pamilya ni Dad. Kaya kinuha mo lahat ng dapat sa kanila. Paano mo nagawa sa akin to? You make me feel like a loser. No, anak. Marga, hindi ka mo. By keeping the secret, tayo ang panalo. Tayo ang panalo. Marga! Marga, importante hindi naman nalaman yung totoo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Bakit ganun? Bakit parang hindi na kita kilala? Dahil... Mom! Mom! Simula nang bumulusok pababa ang shares ng Camila. Sa tingin ko, Romina, ito na ang tamang panahon para bilhin mo ang shares ng kumpanya. Pero siya pa rin ang major shareholder. Kahit anong gagawin natin, siya pa rin ang mamayari ng kumpanya. At hindi niya yun basta-basta isusuko. Kung ganon, kailangan natin pilitin siya para ibigay mga shares niya. Ano? Kailangan natin makaisip ng paraan para magipit siya. Para tuluyan ang bumagsak ang Camila. Tama ka, Leo. We do not serve food, but... Ha? Baka mas lalo kang kabahan dyan. Pag na-practice mo na, okay na yan. Sinisigurado ko lang na wala akong makakalimutan sa presentation ni Koy. Alam mo, ibang klase kayo. No? Paano ba maging kasing talino mo, ha? Natututunan yan ni Koy. Ikaw din naman matalino, ha? At kung mag-aaral ka pa ng gusto, mas gagaling ka pa. Kaya gusto ko makatapos ng pag-aaral, eh, at makahanap ng trabaho. Kapag nangyari yun, kikita ko na mas malaki. Diba? Tapos makakatulong na ako sa mga tumutulong sa akin ngayon, kagaya nila Aling Mirna, Kuya Gino, sa Boss Carlos. Tutupad mo din yan, tiwala lang. Sana nga. Yung perang gusto kong makuha, sana ngayon na mismo. Malabo atong manalo ko sa competition. Parehas kayong magaling ni Marga, tapos magkahiwalay pa kayo. Maliit yung chance ang manalo, diba? Si... Marga ba, nakita mo? Na nagpa-prepare?
Hindi ko nga alam. Pumasok yun eh. Di pa nakikita eh. Uy! Mukhang late ka na ata, little Miss Mondragon. Look who's talking. Ano ba? Tara na, sumbong patayin yan. Easy. Cool kaya tong si Marga. Unlike the other one, she minds her own business. Kaya nga she's the best, di ba? The only Mondragon sa school na to. Imposible naman wala siyang gawin about this project, Nikoy. Sa ating lahat siya ay lagi nagsasabi na gusto niyang manalo. Kaya nga. Pero ano bang nangyari sa kanya? Saka ano ba nangyari? Di ba magkagrupo kayo? Sinubukan ko naman na magkayos kami, Mikoy eh. Pero parang wala talagang pag-asa na magkayos kami. Matanong ko lang ha. Ganyan na ba kayo nung una, yung pamilya niyo? Bago ako makapasok sa Maxwell, kilala ko na sila, Marga. Akala ko nga parehas kami nang gusto na makasama yung isa't isa eh. Kasi pamilya kami. At yun ang gusto ng daddy ko. Kaso hindi eh. Ayaw nila sa amin ni Ate Daniela. Sampit lang yung tingin nila sa akin. Let's go! Habang nasa smoking airplane driver, good thing may duplicate key ako. Ang ginagawa niyo? Obvious ba? Great. Sama. Gusto mong sumama? Well, I hate to break it to you, but it's not far for you. May near price. Ikaw ang mag-drive. What? Hindi ako marunong mag-drive. Then, bye. Baka nadudood ka lang. Hindi mo kaya? Of course not. Mabilis lang naman ako matuto. E di turuan niyo ako. Anong karapatan ni Alvin para siraan ako sa sarili kong anak? Minahon ka nga, Daniela. Nakakulong si Alvin. May nagawa pa siya sa'yo? That's the point! Nandun na nga siya sa lunggaan niya eh! Pero may kapal na mukha pa rin siya at lakas sa loob na may gawin against me! Bakit? Ano ba ginawa sa'yo? Hector, sinabi niya ang lahat kay Marga na may kinalaman ako sa paggagahasa kay Romina. Na totoong anak ni Daddy si Cassie! Ano ba naman ang pinuputok ng butsi mo? Anak mo naman yung nakaalam eh. Sa tingin mo ba ilalaglag ka ng anak mo? That's not the point, Hector. Pinoprotektahan ko ang anak ko sa lahat ng to. Pero dahil sa katapilan ng dila ng kapatid mo, sinisira niya ang lahat. He has no right. Ito sinasabi ko sa'yo. Kapag tuluyan nasira ang pamilya ko, kapag tuluyan may nasira kay Marga, the morning, pagpapayarin ko ang kapatid mo. Isang business na kahit anong antas natin sa lipunan ay nakaka-relate tayo. Food. Mahilig tayo mga Pinoy pagdating sa pagkain. At hindi lang tayo ang nag-e-enjoy pagdating dito. Pati na rin ang mga turista na nagpupunta sa atin. Kaya considered na world-class ang pagkain natin. Filipino cuisine. Food that you eat that makes you feel good. Thank you, everyone. We need to think this through. Malaking kumpanya pa rin naman ng Camila para mapabagsak lang natin ang biglaan. Kailangan natin matimbang lahat ng posible natin magagawa dahil ito ang panahon na mababawi ko lahat ng kinuha sa akin ni Daniela. Ate! Oh, Gino, bakit ka nandito? Sige, ikaw naman sabi. Ate Romina, kahanap po kasi ako ng trabaho eh. Babakasakali sana ako dito na baka may makuha ko tsaka matanggap. At hindi ka lumapit kay Daniela? Hindi pa naman kami nagkakausap tungkol dito. Tsaka nagpunta na ako doon para doon sana magtrabaho. Kaso, freeze hiring daw sila ngayon eh. Freeze hiring? Mukhang malaki na nga ang problema nila. Mukha nga po. Nakita ko nga po naglalabas na sila ng gamit doon sa factory. Pero pinagtataka ko eh, parang hindi ko sila mga tauhan ng Camila eh. Kasi hindi na po naka-uniform eh. Eh, sino yung mga yun? Hindi ko kilala eh. Mga lalaki ko. Alam niyo, matagal ko nung napapansin ang mga kahina-hinalang nangyayari sa pabrika. Gamit ang mga truck. Pero hindi ko lang mapapatunayan. Sa tingin mo, may kinalaman yun dito? Hindi ko alam. Pero kailangan natin malaman ito.
nangyari sa'yo. Narinig ko sumisigaw ka. Nothing that concerns you, madam. Tungkol ba ito kay Marga? Sana sa gitna ng lahat na nangyayari, magkaayos din kayo. Sa lahat ng pinagdadaanan mo eh, mas kailangan mo ng pamilya ngayon. Para kayo. Kahit mawala ang lahat sa akin. Kahit kunin na nila lahat. Huwag na huwag lang ang pamilya ko. I will fight for them, Nanang. Until the very end. Sigurado ako magkakagulo pag nalaman ni Daniela na nandito tayo. Kaya nga dapat tayo mag-ingat, Bernard. Pasok nila na hindi chine-check. Sigurado ko. Sinabi ko na sa inyo, matagal na ako nagtatrabaho sa Camila, kaya alam kong bawat galaw ng pabrika, may mali sa pagpapapasok ng truck. At tama nga si Gino, may nakakapasok dito na hindi naka-uniform at halatang hindi sila nagpunta dito para matrabaho sa pabrika. Kaya lalo tayo may dahilan para magmanman. Kailangan makapasok na tayo. Kahit ako na lang. Hindi, sasama ako. Sandali. Gagawa ko ng paraan para makalapit tayo. Guard! Guard! Ano sa tingin mo naman ng mga kao? Mukhang ibang laman eh. May proseso kasi kami sa pagpapasok ng mga produkto namin. Yun, parang may tinatago sila sa loob ng box. Ano man eh? Lang lang! Pasok tayo sa loob! Kasi, kita kita na mamaya. Sige. Ano na ako? Ang galing mo talaga, Cassie. Sigurado ako, ikaw yung mananalo sa presentation. Marami pa magpe-present, Fatima. May next batch pa, including Marga. Speaking of the witch, di ba siya yung una? She's not in the room. Chinek ko na rin ang CR files, pero wala talaga siya eh. And she's not answering my calls. May problema ba? Si Marga kasi wala pa eh. Maureen! Baka naman kasi umatras na. Oh, please. As if naman gagawin ni Marga yun. Tinry niyo na ba tawagan siya sa bahay nila? Teka lang. Daniela, halika kumain ka na. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Hello? Hello, Nana Esther. Nandiyan pa po ba si Marga? Wala pa po kasi siya dito sa school eh. Siya na po kasi magpe-present mamaya. Si Marga? Ah, kanina pa siya pumasok sa school ah. What about Marga? Wala raw siya sa school. What? Si Hirasi. Ayan! Very good! No wonder you are the top student of our class. Dati! Oops! Tinamaan ka ba? Just shut up. Saan ba tayo pupunta? Sa rest house namin sa Batangas. Chill ka lang. Ito. No, thanks. KJ naman, akala ko ba mas cool ka kay Cassie? Can you stop comparing me to her? Oh, may pinagdadaanan tayo ah. Care to share? We're not that close. Narinig mo? Parang may sumisigaw sa likod.
Angel ka nga dyan. Baka sa labas lang yun. Hindi, pre. Ay, na pa naririnig eh. Wala yun. Takot mo na yung sarili mo eh. Ay, buksan mo nga yan. Sabi ng mama niya, wala rin silang alam. Saka papunta na rin daw sila. Oh. Yeah. Yes, we're here na sa Maxwell. Ate, Nana Esther. Where's my daughter? Hindi ko po alam. Hindi rin po siya na-contact nila na dyan kanina. Saan na kayo nagpunta yung batang yun? Ikaproblema po ba sa bahay, ate? That's none of your business, Cassie. Daniela, nag-aalala lang naman yung batang.